Nangako naman ang ating labor attaché sa Jeddah na tutulungan ang mga hirap na OFW sa Saudi Arabia na karamihan ay hindi raw binigyan ng ipinangakong sahod at trabaho ng kanilang mga recruiter. Balitang hatid ni JP Soriano, exclusive. Habang nagluluto ng makakain sa tabing kalsada, dinadaan na lang sa tawa ng mga OFW ito ang kanilang sinapit dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Sarap buhay Pinoy, oh. Sabi ng wise. Wise nga eh. Doon, kumpleto. May aircon, may TV. May rep. Pero wala. Ganito kasarap sa abroad. Ganito nga. Sa mga videong ito na pinost ng OFW na si Prince Warren Kian, makikita pa sila na natutulog sa bubungan ng gusaling kanilang tinutuluyan. Para-paraan na lang para makatulog ng mahimbing. Sa kanyang text message sa GMA News, kwento ni Kian, elektrisyan daw ang pangakong trabaho, may tirahan na maganda at maayos. Pero pagdating daw ng Jeddah, tubero ang kanilang naging trabaho. Hindi rin daw natupad ang ipinangakong sahod. Nag-viral na ang mga videong ito sa Facebook. Natunto ng GMA News ang mga OFW. Bakit kayo natutulog sa rooftop? Eh kasi yung panahon na yon, palagi na ba-brown out. Yung panahon yun. Kaya, wala kayong kuryente? Oo, wala kuryente. Kaya yung iba natutulog na lang sa itaas na, sa rooftop na lang. Kasi mainit kasi pag dun sa kwarto. Oo, tapos aircon, seksikan yun. 30 kami sa isang kwarto. Grabe naman yun. Oo, 30 kami. Gano'ng kalaki yung kwarto? Maliit lang. Tapos 30 kayo, paano kayo natutulog doon? Para kay sardinas? Para sardinas. Kung hindi lang din daw sa tulong ng mga nagmamagandang loob, hindi sila makakakain. Dinidiskartehan na lang din ang panggatong para makapagluto. Bigay ng pagkain, salamat din kami si walang-wala rin, oh. Gusto mo namin umuwi, pero dadaan pa po namin sa tamang proseso. Kasi pag na-deport kami, wala rin eh. Lugi din eh. Nakausap na nila ang labor attaché sa Jeddah para iparating ang kanilang hinaing. Nangako naman ito ng tulong. Hindi yung lahat ang reklamo mo. Walang sweldo, kama, pangitang accommodation, pagkain. Sabihin din yung pangalan ng agency ninyo para ma-forward ko sa UA talaga. Ang POEA, pinagpapaliwanag na ang Wise Recruit Recruitment Agency na siya raw nag-recruit sa mga nagre-reklamong OFW. Nakahanda rin ang OWA na bigyan ng karampatang ayuda ang mga OFW pag-uwi ng Pilipinas. Doon po sa parte ng POEA, we can provide legal assistance kung meron silang reklamo sa agency at sa employer. Sinubukan pa ng GMA News na kunan muli ang panig ng inire-reklamong recruitment agency, pero wala pa silang tugon sa ngayon. JP Soriano, GMA News.